Magandang araw po. Ako po si RP na Jim D po. So may another proof of completion naman po tayo para kay Sir Dennis Tan ng Bacolod. So salamat po Sir Dennis sa pagtangkilik sa Jim D po. So kagaya nung mga nakasanayan natin, aside from do sa proof of completion, mag-share na naman tayo nung konti nating knowledge about sa gym business. Isa sa mga YouTube na viewers natin, si Ma'am Girly Magda, na currently nasa Taiwan, is nagpaplano siya na mag-open ng gym business. So, ang tanong niya doon sa YouTube channel natin is, ano-ano po ba yung mga do's and don'ts doon sa loob ng gym? So, Ma'am Girly, yun yung sasagutin natin for this episode. So, abangan niyo po yung mga do's and don'ts natin plus yung bonus tip natin para naman maka-avoid sa liabilities. Okay, so panoorin niyo, magandang content po yun. So anyway, ito po yung mga order ni Sir Dennis. So, una-una is yung super rack natin na may Smith machine. So ito po is 4-in-1. So basically, kung matagal na po kayo nanonood ng mga videos natin, ang original design nito is super rack lang talaga siya. Okay? So super rack, meron siyang lat pull down sa kanan side, meron kalahati ng crossover sa kaliwa. Pero ngayon, idilag-dilag ito Smith machine, so lalabas, 4-in-1 siya. So apat na tao po ang kakasya nito sabay-sabay. So pwede may nag-speed, pwede may nag-squat rack, pwede may nag-cable crossover kalahati at lat pull down. By the way, Sir Dennis, at the end of this video, papakita ko sa inyo kung ano yung pwede natin gawin dito at baka maihabol pa natin dito sa order mo bago mapadala sa Bacolod. So, after nito is yung tatlong bench press po natin na basic. Yung decline, incline, tsaka flat. Plus, ito po, by the way, ito po ay hindi ito package, no? Pero para doon sa mga gusto makaalam kung magkano inabot, paki-check lang po sa description para naka-itemize po doon kung magkano inabot. So, ito po ay customized package para kay Sir Genstein. So, anyway, nag-order din si Sir Genstein na adjustable crossover. So, meron na tayong crossover dito, pero adjustable siya. So, iba-iba po ang mga angles o levels na pwede i-adjust yung crossover natin. Then, another issue, hammer isolateral shoulder press. By the way, panoorin nyo mga next week yung video ko na to, is mag-video po tayo ng mga special equipment natin kasi usually sa mga package just natin na mga equipment yung na-feature natin. Pero yung mga special equipment or mga customized or advanced equipment, hindi natin na-feature. Kasi maganda to eh. Kasi kagaya na itong mga hammer isolateral, ang kagandaan kasi na ito, instead of nagbubuhat ka ng barbell, dalawang kamay mo yung sasabay gumagalaw, ito, isolateral. Ang kagandaan kasi na ito, magkahiwalay na nade-develop yung kanang kamay mo sa kaliwang kamay mo. Kasi, individual na gumagalaw. Unlike dun sa barbell, kung magbabarbell ka kasi, darating yung punto na pag nahina na yung kaliwang kamay mo or yung mahina mong kamay, kinocompensate mong kanan. Kaya kalimitan, mapapansin mo, mas malaki yung kanang braso or yung malakas na braso kesa dun sa maliit na braso, kesa sa kaliwa or mahinang braso. Unlike dito, sabay na lumalakas yung kanan at saka kaliwang braso mo. Pero, aside from that, very very safe kasi to. Lalo na sa beginner and even to sa advanced kasi yung beginner, baka mamaya kapusin sila. Alam mo yun, yung biglang malunod, yung tawag ko. Kasi sa mga presses, kailangan mo magtira ng energy para maisampay sa rack. Unlike itong mga isolateral machines natin, ang last movement po kasi nito, instead of kailangan mo i-push pataas at ilagay sa rack, ang last movement mo nito is pababa. So ito, bagay na bagay ito, lalo na sa program mo na up to failure, yung pipigay mo yung last energy mo. So marami nakakaalam doon, kung nag-workout ka at nagbabodybuilding, yung up to failure, isa sa pinakamagandang mga exercises yan para ma-stress maigi yung muscle mo at magkaroon ng muscle breakdown at para mag-improve. So anyway, gagawin natin na separate videos. Meron din T-bar row,
Ito, panalo rin to. O Hammer Isolateral Chest Press. Actually, tinatawag ko itong mga machines na to na better than free weights. Actually, matagal nang debate yan kung ano yung mas maganda, free weights or machine. Pero hindi lahat kasi ng machines is competitive. Pero ito, kung ano yung nakikita nyo mga machines na to, ito yung meron din ako sa sarili kong gym, at home gym. So ginagamit ko to. Especially ito, papakita ko sa inyo yung Hammer Isolateral kung gaano ka-effective to. Sobrang mabisa. So Hammer Flat Decline to. So ito, na-adjust po to ng from decline, pwede din flat. Hammer flat, hammer incline, leg curl extension, lat pull down. Although may lat pull down tayo sa Super Rack with Smith machine, hindi masama na magkaroon ng another lat pull down. Lateral bench, twister, at syempre napapanood yung hack squat with leg press natin. So mabisa din to. So kumuha rin si Sir Dennis ng seated calves. Reverse fly with pec deck. So yung reverse fly with pec deck natin, na-adjust po yung mga angle nito from pec flies to reverse flies. So from chest muscle na exercise, pa pwede itong up to back or rear delts. So nagpadagdag si, kumuha rin si Sir Dennis sa atin ng dalawang plate rack, Roman chair. So ito, isa ito sa i-feature natin ng mga equipment to how to use at saka kung gaano ka-effective. Lalo ito itong ano, Roman chair, kasi sa dami ng mga machines, bihirang-bihira ka talaga makakakita ng machine na nagta-target ng lower back. Usually, mga free weights yung ginagamit natin eh. So, Roman chair at hyperextension machine yung mga ginagamit for lower back. So, meron din dips with leg raise. Seated chest with high row. So ito, combo to. So sa seated chest machine yung chest part yung nagta-target niya, sa likod naman may high row, so back. So kita mo, although medyo bulky yung equipment, makikita mo na ano eh, na 2-in-1 siya. So hindi kaksayado sa spasyo. So dalawang exercises na yung magagawa nito. Plus ito yung bicep curl machine. So ito, sariling design ko po ito. So kasi ginawa ko itong design na to para at least sabi ko nga, di ba sabi ko, better than free weights. Kasi merong mga debate regarding sino ba yung mas magandang, ano yung mas maganda, free weights ba o yung machine. So may mga times talaga na mas maganda yung free weights. At may mga times mas maganda yung machine. So ito yung mga ilang pagkakataon na mas mabisa yung machine. Mapakita ko sa inyo. Anyway, Sir Dennis, pinabibend ko pa yung ano, yung arm curl machine, arm curl bar natin. So itong machine na to, may kasamang easy curl, pero pang cable siya. So pang cable siya. So anyway, makikita mo kasi, kaya sabi ko better than free weights kasi normally, pagka actually, pwede mo itong Sir Dennis, hindi lang sa preacher curl machine mo gagamitin to, pwede rin siya pang free weights. So, kung may easy curl bar ka, pwede naman itong easy curl. Walang problema. Manual or free weights na easy curl. Pero, ito yung advantage ng machine natin. Di ba? Sa easy curl, nandito yung bigat na nandito sa baba. Pero habang binabaltak mo ito papunta sa taas, yung range of motion mo, pumupunta rito, pagpunta sa taas, actually, wala nang tension sa bicep yon. Kasi, ang gravity, pababa, hindi palayo. So, ang tension ng bicep mo, habang tumataas, nawawala. Yun yung reason, bakit may makikita kang mga nag-workout na gumagamit ng band, yung rubber band. Kasi, maraming exercise sa free weights na habang natatapos doon sa end position mo, nawawala yung tension. So kasama yung preacher curl sa ganung klaseng movement. So dito mabigat, pero pagdating dito magaang na. So iba nagbaband. Pero ito yung maganda sa preacher curl machine natin kasi yung preacher curl natin machine natin, mabigat din talaga siya sa baba. Pero habang tumataas, makikita mo yung bicep muscle ko, habang tumataas, may tension pa. Bakit? Kasi ang nangyari na yun,
ang gravity, ang pull, ang pwersa na andon, naka-diagonal na siya. Hindi na siya pababa. Kasi pagka preacher curl, ang bigat niya, pagdating dito, magaang na kasi ang gravity pababa. Ito ang gravity papunta diagonal. Papunta doon yung hila. So makikita niyo uli yung bicep ko. Galit pa rin siya hanggang sa taas. So kung ano yung tension, from baba, yung din yung tension hanggang taas. So ito, hindi lang siya sa preacher curl nag-work. So yun yung para sa bicep mo na machine. Pero ito, papakita ko rin. So, better than dumbbells din. Okay, bakit? Kasi, kita mo, yung bicep natin, hindi na makalakihan. Mula dito sa baba, hanggang sa taas, galit. Kasi, hinihila siya, padiagonal, nung machine. Unlike yung dumbbells, na regular dumbbells, pagdating dito, mabigat. Pero pagdating dito, wala na tama. Kasi kahit galawin mo na galawin nga yung dumbbells, mag-aangne. Kasi, pababa na yung gravity. Unlike to, better than dumbbells to. So, yung isolateral movement mo dito is madedevelop ng hiwalay yung kanyang kamay mo. So, yun yung kagandahan ng mga machines ito. So, better than machines. Ngayon, Sir Dennis, pakita natin yung ano, yung super up. So, ito yung order mo. So, although meron ka adjustable crossover, highly suggested. Lalo na kung maraming tao mo, mas maganda dalawa or mahigit ang crossover mo. So, ngayon, ang suggestion ko, baka hindi from here, pwede tayo mag-dagdag pa nito. Actually, Sir Dennis, bago tayo palis at papuntang Tacolod, ang sasuggest ko, pwede tayo mag-dagdag ng ano, ito, super rock natin with Smith machine is, pwede natin dagdagan ng kalahating crossover. So basically, ganun lang yung plug and play lang to. So, yung super rack with Smith machine mo, pwede mo idagdag to itong dalawa lang na to para maging buong crossover. So, ang i-add mo lang dito sa Sir Dennis is 13,000 pesos. So imagine, 13,000 pesos lang ang idadagdag mo, meron ka ng isang buong crossover. Na selectorized ha? Magkano ang individual na crossover? Ang individual crossover is 32,000 pesos po pag selectorized. So imagine, 13,000 lang yung idadagdag mo rito, meron ka ng isang buong crossover. Ano ang advantage nun? Ito yung Sir Dennis ang personal experience ko. Kasi, let's say, ito individual na crossover mo. Marami dyan, gagamit ng machine na to na individual isang side. Let's say, nagamit ng tricep extension or cable curl. Gagamit sila. Ang problema nun, pag may gumamit ito isang side na to, at may gumamit ito isang side na to, yung gustong mag-individual na crossover na pila. At alam nyo yan, doon sa mga nag-gym na ang daming gumagamit kasi nung kalahati ng crossover na to kasi ang daming mga cable exercises yung magagawa. So, ito yung suggestion ko, Sir Dennis. Add lang tayong 13,000 pesos, may isang buka ng cable crossover para dalawang cable crossover mo. Para kung meron mga may gusto na gumamit ng mga single-sided na mga cable machines mo, meron ka pang matitira isa for full crossover. So anyway, so natapos na natin isa-isahin ngayon yung ano, yung mga machines ni Sir Dennis. So mabalik tayo kay Ma'am Girly Magda. So, ano yung do's and don'ts? Tapusin nyo po kasi maganda rin to. Plus yung bonus ko kung paano gagawin natin para maging limited yung liability natin sa gym. So, okay. Ang unang-una talaga as gym owner, ang unang-unang tip ko talaga para sa may-ari ng gym owner, para rin tayo. Pakita ko lang sa inyo yung ano, hindi tayo mag-video. Para at least, pwede nyo i-copy-paste yung mga nasa likod. So, unang-una talaga, as gym owner, ang unang-una po talagang patakaran ko is
mag-attendance muna kayo, mag-login. Lahat po talaga ng gym, dapat ang unang-unang patakaran nila maglista. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito. Kasi ako, bibigyan ko ng benefit of the doubt yung mga nagbabantay. Pero may mga pagkakataon talaga kasi na sa sobrang kumpiyansa na, kakilala na nung nagbabantay, yung nagbubuhat, pag minsan, hindi na naglilista si, ano, si client. Pero problema, si client, pag aalis na siya, magbabayad siya ngayon doon sa kahera. Ang problema no, pag nagbayad si client at walang lista yon, at the end of the day, sobra yung pera. So doon ngayon nagkakaproblema. Pag sumobra ang pera, mapapagkatiwalaan ba yung kahera mo? Diba? So, dapat, first and foremost, unang-una talaga is maglista doon. Okay? So, yun yung unang-una number, yun yung number one tip ko. Number two, kailangan gaya na ito makikita mo, consult a doctor first. So, dapat inform nyo muna yung ano, yung kliyente na bago po mag-undergo ng kahit anong exercise, kay bata, kay matanda, highly suggested talaga to consult a physician. Okay, tandaan nyo yung number two rule ko. Kasi mamaya, yung bonus tip ko, may konektado sa number two rule na consult a doctor first. Okay, so number three rule. Sa number three rule, maaari naman, Diyos mio, iligpit nyo naman yung plato. Iyan yung napakalaki problema na po talaga ng ano yan, ng mga gym owner. May mga gym owners kasi, it's either mababait sila o natatakot sila na sitahin yung tao na ma-offend, baka hindi na bumalik. Protocol po yun. Wala naman nagtuturo nito kasi maski ako, nung mag-umpisa ako mag-gym, wala nagturo eh nung protocol na to. Pero, pag pinapanood nyo to at nag-gym kayo sa ibang lugar, please lang, pag ginamit nyo yung plato, pag ginamit nyo yung dumbbell, isolin nyo po ito kung saan nyo kinuha kasi may iba pang gagamit nito. At yung pagkalat-kalat ng mga bagay na yan, napakadelikado. Pwede po kasi madisgrasya. Pwede maapakan, matapilok. So it's better safe na isoli po natin. Kasi kayo man, kung hindi kayo magliligpit at hindi nagliligpit yung mga iba, baka mamaya may kailangan ng plato, may kailangan ng dumbbell, hindi mo magamit. Akala mo, may gumagamit pa kasi pakalat-kalat. Or, mas malas nito, may dinampot ka, yung pala talagang may gumagamit. Nakaka-offend naman nun. So it's better na isoli po. So another tip na do's and don'ts sa gym. Huwag nyo naman ibaksak yung mga plato at mga dumbbell, lalo na yung mga sobrang lalakas na. Kasi pag minsan, ego lifting na eh. Although talaga naman, ako naranasan ko na magbuhat ng mabigat, pamisa napapasigaw ko talaga eh. Pero meron kang makikita kasi yung mga tao, hindi naman ganun kalaki yung binubuhat, pero mas matindi pa yung sinisigaw eh, kaysa doon sa binubuhat. So, iwasan po natin as much as possible yung sumigaw na yung malakas, tapos ibabaksak pa. Kasi, ano lang yun eh, etiketa lang sa mga nag-gym. Respeto rin lang kasi nagbubuhat din sila, di ba? Tapos, ikaw rin, as may-ari, ayaw mo yung naririnig at sakit sa dibdib eh. Pag naririnig mo yung mga plato mo tsaka mga dumbbells mo na buwabaksak. So, maganda na mapagsabihan yung mga tao, lagay tayo ng ganito kalaki tarpaulin para makita nila kung ano dapat gawin at hindi dapat gawin. Okay? So, anyway, itatry ko i-post dito sa video na to yung print nito ng mga do's and don'ts na to para at least kaya magsisimula ka pa lang sa gym or dati ka nang may gym, maganda na may paskil ka nito. So, regardless naman kung sa akin kayo kumuha or hindi, walang problema yun. Basta importante, yung pamamalakad natin sa gym, maayos. Diba? So, anyway, isa pang tip na pwede ilagay nyo doon, do's and don'ts, wear proper attire. Okay, ako naman kasi, hindi ako maselan as gym owner. Pero, kung pwede, maayos naman po na damit yung gagamitin natin. Una, although ako, nagsimula talaga ako nagbubuhat ng walang chinel, ng walang sapatos. Naka-chinelas lang ako. Para sa akin, walang problema. Pero habang tumatanda ako kasi, nakikita ko yung ano, yung mga aksidente na nangyayari kagaya nito. Kung naka-chinelas ako, at tumama yung paa ko rito, so, imagine nyo kung gaano kasakit yun. Lalo na kung may hawak ang dumbbells. Imagine mo, may hawak ang dumbbells, tumama, daliri mo dito. Ako po, baka nabitawan mo, nakadisgrasya ka pa. So, safety po yung sapatos. Hindi po ito arte.
Hindi po ito pa-social. So, safety. Pero kung pupunta ka sa gym ko at nakachinelas, sa totoo lang, hindi po ako mahigpit. Pwede mong gawin yon. Pero, kung ako tatanungin mo, mas maganda po sana nakasapatos tayo. Plus, proper attire naman. Pag minsan kasi, dito sa gym ko, bawal talaga nakaubad. Bawal talaga nakaubad. May mga gym, nag-a-allow sila na nakaubad, pero sa ako kasi, maski nung una nagbubuhat ako ng bata, hindi ako naghuhubad kasi dalawang reason. Una, nakakaya sa ibang tao, lalo na may mga babae nagbubuhat, nakahubad ka doon. Siyempre, kailangan ng decency naman kasi mabuti sana kung talagang malaki-malaki yung katawan mo eh. Di ba? Baka mamaya madumi pa yung pusod mo, nakahubad ka pa doon. So, kailangan decency lang talaga. Pangalawa, hygiene. Perfect hygiene. Kasi imagine mo, magbubuhat ako, nakahubad, dito sa incline bench press. So, pawis na pawis yan. Galitik naman ang dugyot naman yan. Yung pawis kasi, kinakapitan ng mikrobyo yan. Taas ang kamay ng mga gym owner at mga nag-gym na nakaranas na putok na yung ulo nung sa bench press. Putok na yung ulo, tapos wala na plastic, sira na yung polster, tapos humihigop na ng pawis. Every time na kinukwento ko talaga to, kinikilabutan ako kasi nababalik sa isip ko yung amoy, ang baho. So imagine nyo yun. Yung pawis mo ang gumawa nun. So, sana naman, pwede sa magdala kayo ng mga isabit, magdala rin kayo tuwalya. Kasi ano yun eh, hindi para lang sa ibang tao to, para rin sa inyo kasi hindi mo rin talaga alam kung ano yung mga kumakapit dyan. So, anyway, I hope wala ako nalimutan doon sa mga do's and don'ts. So, anyway, kung meron man, ipopost pa rin natin. Pero ito yung bonus tip ko. As a gym owner, ang biggest threat sa atin, risk sa atin, is yung liability. So, kagaya na sabi ko sa inyo, yung tip number 2, consult a physician first, importante to. So ngayon, para makaiwas tayo ng liability, lalo na sa mga bagong tayong gym, di ba, tumatanggap kayo ng mga members, nag-e-enroll sila. So doon sa membership form nila, maglagay po tayo ng waiver form. Magpo-post po ako dito sa video na to ng sample ng waiver form. So yung waiver form na to is, ni-indicate doon, number 1, na highly suggested na bawat tao is required or mandated na magpa-check up muna bago mag-gym. So, kailangan ma-inform mo yon. Kasi, although mukhang healthy, hindi lahat healthy. So, baka mamaya, mag-workout sila, may medical condition sila na hindi alam, baka dito paabuti ng disgrasya. So, number 1, doon sa liability na yon, is inform mo muna yung client through that waiver na kailangan nila magpakonsulta sa physician. Okay? So, number 2, nakalagay doon, kung i-insist nila na mag-workout, even though in-inform mo na sila na magpakonsult at hindi sila nagpakonsult, by signing that waiver, nilalagay nila doon na hindi kanila pwedeng habulin sa kahit anong liability na pwedeng mangyari kung may nadisgrasya sila sa loob ng gym mo due to the neglect doon sa suggestion mo na magpakonsulta sa doktor. So number 3, ang ilalagay mo naman doon, another waiver na naman na please kumuha ka ng professional na instructor. Otherwise, kung mag-disgrasya ka dito sa gym at may nangyari sa'yo, by doing the opposite nung sinasuggest namin, wini-wave mo yung karapatan mo magreklamo kung ikaw ay mai-injured dito sa gym na to. So yun yung mga importante kasi bilang gym owner, napakalaki din yung liability na meron tayo. So, highly suggested na before kayo tumanggap ng tao, pwede po tayong magbigay ng waiver form. Para at least, doon sa mga tao na yun, ini-inform natin sila
sa kung anong dapat gawin, at pag in-ignore nila yung suggestion natin, wala po tayong palalagutan sa kanila. Or, wala kayong waiver form, yung mga old school, di ba? May attendance tayo na logbook. Doon sa taas ng logbook or sa ilalim ng logbook nakalagay doon, pag pumirma ka rito, wini-wave mo yung karapatan mo na habulin ang gym na to sa kahit anong disgrasya or health conditions na pwede mangyari sa'yo. So yun yung magandang suggestion ko para sa mga baguhang gym owners or datihan ng gym owners. So para at least safe tayo, safe yung gumagamit ng mga gym mo, plus nai-inform. Parang wala tayong itinatago. So ini-inform nila tayo, natin sila ng karapatan nila at ng karapatan natin. So ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.